alam na mga katits kung anong klaseng hugis ito. Hugis siya kargada, batong kargada. Ayan, kung saan ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan sa pagtago ng mga kayamanan sa ilalim ng lupa. So madidutal, dahil nakalagay ito sa ilalim ng lupa, madalas natatagpuan ito ng mga ibang kasamahan natin sa paghuhukay nila, mga katiits. Dahil ako man, nakailang bisis na ako naka-encounter ng ganitong mga palatandaan or sign sa ilalim ng lupa, at maganda ang paggagawa. Higit sa lahat, doon sa isang kasamahan natin na nag-request na gumawa daw ako ng content ng ganito, dahil naka-encounter na sila, mga katits, at hindi nila alam ano ang gagawin. Kaya ito na, sir, umpisahan na natin. Pero bago natin umpisahan, may isa pa siyang katanungan. Korean code, totoo nga ba? Ayan, sasagutin natin yan mamaya. Kaya ito na, let's do this! Pinamagatan ko pala itong Batong Hugis Ari Japanese Treasure Lecture and Guide number 40. Ayan, mga katits, at lalo na rin sa nag-request sa content na ito. Ito na, sir, sundan mo na ang sasabihin ko. Napakagandang halimbawa ito, lalo na sa mga ibang kasamahan natin na mga baguhan. Kaya dagdag kaalaman din ito, mga katits. Subalit, bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Kodre Deremimis. Diyan lang yan, mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Ganon din dito sa Facebook page kong Kodre Der Official. Mag-like and follow lang dito, mga madam at mga sir. Nandito lang yan sa bandang gilid. Ayan, ulayan natin ang itim para maklaro talaga nila, madam. Diyan lang yan, mga madam at mga sir. Okay, umpisa na natin. Ganito yan. Makinig kayong maigi, mga katits, dahil alam ko marami sa inyo, marami sa atin, naka-encounter na ng mga ganitong sign sa paghuhukay ninyo, mga katits. Subalit, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang mga kahulugan ng ganitong mga klaseng sign. Bakit iniwan yan ng mga Japanese Imperial Army na palatandaan sa ilalim ng lupa? Kaya dito tayo sa number 1. Ayan, unang gagawin, mga katits, bantayan talaga ang hugis ng mga sign. Kung ganitong sign man, nangangahulugan ito ng number 1 talaga ito, travel sign. Nagpapasunod pa yan. Pangalawa, sundan ang butas. Bantayan ninyo ang ibabaw na ito. Kung may butas ba? Dahil kung may butas yan, at saan siya nakaharap, direct under talaga yan sa sinasabi niyang object na entrance. So balit, entrance lang ang sinasabi niya, at wala siyang indicator layer texture. Ganito yan para maintindihan talaga ninyo. Ayan, sa madaling salita, kung may butas siya sa ibabaw niya, ang tinuturo niya ay entrance ng tunnel papunta sa ilalim. Kung ano ang posisyon niya, naka-slant siya, ibig sabihin
tinuturo niya ang entrada ng tunnel. Dahil ako man mga ka-teach, marami na akong na-encounter na or ng ganitong mga sign sa ilalim. Madalas talaga ito, nag-uumpisa sa 18 feet under. Ayan, mga tipong travel sign na nagpapasunod, subalit klaro talaga na maganda ang pagkagawa. Kaya kailangan mong sundan kung saan siya nakaturo. Ulitin ko ulit, wala siyang sinasabing texture. Ang ibig kong sabihin ng texture mga ka-teach, mamaya babanggitin natin. At dito tayo sa pangalawang illustration natin. Ayan, may texture na ba dito? Ayan, texture ng bato. Ayan, dito naman sa number to, ganon din ang kahulugan niya. Kasi na nga, nagsisimbolize ito ng ano eh, para siyang arrowhead na may tinuturong object sa ilalim kung saan siya nakaharap. Kaya pasok ito sa travel sign. Ang gagawin ito, adjust down base sa lalim ng pagkaukit. Kung mapapansin ninyo, nakaukit siya. Ayan, ibig sabihin naka-engrave. Sukatin ninyo ang lalim ng engraving niya. Kung naglalalim man niya ng 1 cm, 2 cm, bawat centimeter mga ka-teach, convert ninyo ng 3 feet. Ayan, 3 feet. 1 cm equals to 3 feet. Ayan. Kung 1 cm man ang lalim nito sa pagka-engrave niya, ibig sabihin, adjust kayo ng 3 feet down. So madaling salita, kung saan nyo natatagpuan ang ganitong sign na naka-engrave at nakuha na ninyong sukat, 2 cm ang engraving niya, 6 feet down. At pupwisto na kayo dyan sa pag-drip. Kung saan siya nakaharap, naka-slanting man siya or naka-slant, dito ninyo nakuha banda sa taas. Down muna kayo ng 6 feet kung 2 cm ang lalim ng engraving na ito. Ready to slant na kayo papunta sa area na tinuturo niya. Ayan. Pangalawa, ay dito tayo sa texture ng batong pinag-ukitan ng marka. Ayan. Ibig sabihin, sa madaling salita, kung ano ang pinag-ukitan niya tulad nito, para siyang adobe or lupang pinatigas, bantayanan yan mga ka-teach, dahil yun yung area din na matatagpuan ninyo kung saan ang sinasabi niya object entrance tunnel. Dito natin yan sa example natin, ipapaliwanag natin yan mga ka-teach. Ayan, ito yung number 2 para maintindihan talaga ninyo. Ibig sabihin, dahil nakaukit siya or inukit ng 2 cm, mag-down kayo ng 6 feet. Tapos bantayan ninyo ang load lock position niya dahil nakaganyan siya. Gumamit tayo ng ibang kulay. Naka-slant siya. Ibig sabihin dito sa baba sa 6 feet, ready to slant kayo. Yun ang susundan ninyo papunta sa ilalim. Ngayon, balik tayo dito sa texture niya. Kung naka-engrave man siya or inukit sa adobe, ibig sabihin, dito na kayo sa 6 feet, ready to slant. Ang matatamaan ninyo dito sa bandang area na ito ay gawa sa adobe. Kung ano man siya, yun ang matatamaan ninyo papunta dito sa area na ito, kung saan ang sinasabi niyang object ay entrance ng tunnel. Sa madaling salita mga ka-teach, ganito yan. Down, kasi sabayan niyo ang slant, 6 feet slant, entrance ng tunnel, nandito sa parting ito. Ayan. Or gumamit tayo ng puti para maliwanag talaga puti. Ngayon, bantayan niyo siya. Kung gawa siya ng adobe,
itong pinag-ingriban kung saan siya nakaukit. Gawa rin ito ng adobe. Kaya pag makatama na kayo dyan ng halos kasing tulad dito sa illustration natin, kung ito man ang sadyang pagkalagay. Ibig sabihin sa parting ito, kung may texture siya o klaseng lupa siya na ganong klase, ay malapit-lapit na kayo sa entrada ng tunnel. At hindi lalayo na yan ang mga porpit, matatamaan na ninyo ang bunganga or entrance ng tunnel. Ganun lang ang pagsusunod mga katid sa target. Kung saan sinasabi ng mga sign, yun din ang susundin natin. At dito tayo sa pangatlo. Ganon din siya mga katids. Pero ang kaibahan lang nito, medyo malalim-lalim ang talaga ang paghabol nito sa pag-down. Sa madaling salita, hindi sila magkalayo doon sa number to. Travel sign, adjust down, bantayanan yung pagkaukit. Bantayan rin ang texture kung saan siya naka-engrave. Tulad dito sa example natin ay nakaukit siya sa simento. Ibig sabihin, ang hahanapin mong area ay naka-semento. Ang object nito, ibig sabihin, ang matatamaan mo nito ay cave before entrance tunnel. Dito tayo sa illustration natin. Dahil malalim-lalim ang pagkaukit niya papunta sa ilalim, hindi yung engrave na forma lang na paganyan. Ito yung pinaka-bulls niya. Bulls, ayan. Ito talaga sadyang binutas talaga na tulad nito. Susukatin mo yan kung ilang lalim yan. Halimbawa na lang 2 inch. Ilang centimeter ang 2 inch. Medyo malalim-lalim yan mga katits. Kasi 2.4 ang 1 inch eh. 2.4 centimeter, 1 inch. Ibig sabihin, nasa 4.8 ang 2 inch. Nako, times 3. Ibig sabihin, hindi bababa yan ng 4.8 times 3. Nako, equals. Ito pa lang, dito na tayo sa ano, tawag nito tinamban, dinritso. Ito pa lang, nasa 12 na yan. 12 feet na ang habulin yan. At ito, 24.24. Tama ba? Nako, nasa 14 feet and a half mga katiits ang habulin nito. Ibig sabihin, pag malalim ang engraving niya, 2 inch, nasa 14.5 ang i-down ninyo bago ninyo sundan kung saan siya nakaturo. Naka-straight man. Pero madalas talaga nito, naka-slant talaga ito mga katiits. Padive. Or paganyan ang pagka-slant niya, alihis. At pagdating ninyo sa 14.5 feet, doon na kayo sasabay kung saan siya nakaturo sa gilid. Ayan, paturo sa gilid. Ang object na matatamaan nito, ayan siya mga katiits. So, keep before entrance tunnel. At bantayanan ang texture niya. Kung gawa siya ng simento or nakaukit sa simento. Ibig sabihin nito mga katiits, simento din ang matatamaan mo. Kaya sigurado na kib yan. Dahil ang kib sadyang mga simento talaga at pinatigas na parte. Dahil kung hindi yan matigas, guguho at guguho yan mga katiits. Ang maganda lang sa ganitong mga sistema, pwedeng may deposito na sa bunganga ng tunnel or cave na matatamaan. Mga giveaway type mga katiits, pwede. At bantayanan rin ang mga sign na nakalagay sa loob ng cave. Kung saan ang direction na ibibigay nila, pa-slant uli or pa-straight down, yun na yung daanan ng tunnel papunta sa target mga katiits. At dito tayo sa number 4 natin. Nakaumbok. Kung mapapansin ninyo, nakaumbok oh. Ayan. Pag ganito, combination meaning rin ito ng tunnel. Dahil kung susumahin natin, ito yung ano niya, nakaliterty ito mga katiits. Parang ganito yan oh.
Ayan, letter T, ibig sabihin tunnel din yan. Mission meaning niya. Number 1, travel sign. Palagi itong travel sign kasi arrowhead niya yan. Meaning niya, hindi na kailangan mag-down. Ayan, sundan, saan nakaturo. Ito, sundan mo. Bantayan ang texture ng pinaglagyan ng marka. Kung nakalagay man ito sa bato, ibig sabihin, ang target na matatamaan mo doon sa unahan, mabatong area, object niya, cave entrance. At dito tayo sa example natin. Ayan, ibig sabihin, pag nakaumbok, nakabukol ba? Sa Bisaya, nakabukol na forma siyang kargada. Example natin, sundan mo lang siya. No need na or di na kailangan mag-down. Dahil nakaumbok siya, hindi na kailangan mag-down yan. Kung saan, direct na yan or diretso na ang pagsunod. At matatamaan mo dyan ay cave entrance. Ayan, entrada ng cave, yung pinaka-object niya. At bantayanan ang texture ng pinag-engraven niya. Kung nakapatong man yan sa bato, nakaumbok, or nakaukit, bato rin ang matatamaan mo doon sa unahan. Kung saan, nagre-replica yan mga katits. Dito yan. Kaya, alam nyo na, ang cave, madalas gawa talaga yan ng mga matitibay na bagay tulad ng mga bato, simento. Ayan, ang kagandahan lang nito mga katits, pwedeng magkaroon ito ng deposito sa loob. Ayan ang number 4 natin. Subalit, ito ang pinaka number 5 natin. Ito ang pinaka maganda sa lahat. Napakaklaro ang pagka-engrave. Kung mga may ganito man kayo ma-encounter sa paghukay ninyo, malapad na bato or malaki-laki, kahit singlaki na ng balde, pwede na yan. At ganito ang pagka-ukit niya. Daanan. Diretso na yan. At klaro naman talaga kung ano ito. Ibig sabihin nito mga katits, hindi ko na lang banggitin. Ngayon, ang kahulugan nito mga katits, short distance travel sign. Sundan ninyo ito kung saan nakaturo. Dahil sign na yan ng deposit. Ang depositong yan, matatamaan ninyo sa entrance cave or tunnel with deposit. Bantayan ang dulo ng kargada. Ibig sabihin, ito talaga ang ulo niya. Bantayanan talaga ito kung pwede rin butas. Kung butas yan mga katits, nako, napakaganda ang ulo niya. Or dulo, butas. Dahil, nako, hindi magkalayo ito ng malayo ng 3 meters, 12 meters simula sa posisyon niya. Kung saan siya nakalagay, naka-slant man siya or naka-drip. Diretso na yan. Mayroon talaga kayong matatamaan dyan na entrance ng cave. At sigurado, meron ng deposito sa mismong entrada na yan. Down lang kayo ng halimbawa dito. Down lang kayo ng diretso na yan. Matamaan ninyo ang entrance ng cave. Down lang kayo dito ng 3 feet sa bunganga niya. Ay, deposito na yan mga katits. Pag ganitong klaseng mga marka or sign. Bantayanan ang texture ng pinag-ukitan ng marka. Ibig sabihin, ganito lang yan. Pagdating ninyo dyan sa bunganga ng cave, kung ang pinag-engraven niya or pinag-ukitan niya ay gawa ng adobe tulad nito, bantayan ninyo mga katits kung saan banda ang halintulad sa pinag-engraven niya. Kung naka-engrave siya ng adobe at banda dito sa bunganga, maliit lang, parang kahit hatiin mo ang parang palayok mga katits, maliit na palayok kung saan magmamansya ang
Halintulad dito sa pinag-ingriban niya na adobe, at mayroon ka rin makita na adobe dito kahit maliit lang mga katits. Ipagtabi lang ang dalawang chinilas, pwede na. Nandyan ang mismong giveaway niya. Mababaw lang yan kung sa mababaw mga katits. Pag ganito ang mga sign na makukuha ninyo sa ilalim na mayroon siyang kaparis. Ayan. Ibig sabihin, itong kaparis niya, portal ito ng cave. Kasi pagkapasok ng cave, bibigay na naman yun ng sign papunta sa ilalim. Tunnel na yun. Subalit, itong maliit na ito, yan ang nagbibigay ng deposito or giveaway sa bunganga ng or entrada ng cave na ito. Ayan. Siya naman ang travel sign kung saan nagtuturo sa exact location. Ganun na mga katiits. Ngayon, dito tayo sa Korean code. Totoo nga ba? Base ito sa sinabi sa akin ng mentor ko, ganito yan mga katiits. Ang Korean code, under yan ng engineering department. Alam niyo naman mga katiits, ang mga or ang bansang Korea, nasakop yan ng mga Japanese noong World War II. Kaya may mga ibang mga Koreano na sinama ng mga Hapon dito sa bansa natin. Subalit, hindi nangangahulugan mga katiits na gumawa na sila ng sarili nilang code base sa pagtago ng mga kayamanan na dala ng mga Hapon. Kaya ang pagkasabi sa akin ng mentor ko, under yan sila ng mga engineering department. Kasi kasama yan sila sa paggawa ng mga tunnel kung saan tinago ang mga kayamanan. Kaya kung may code man yan mga katits, ang Korean code, dito kayo magbabase sa engineering department code. Ayan, kasi yan ang original niya. Kumbaga, ito, utusan lang ito. Ayan. Okay, sa pagkatapos ng simple content natin, sana may nakuha kayo mga simpleng idea. Nang sa ganon, may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless.